Right now, a woman gets ready to open her business. A farmer checks on his livestock. A baker takes out her first batch. In every part of the world, each day starts anew with their mission of bringing satisfaction and happiness through food. Each bread kneaded with love. Each meal handled with care. This noble undertaking is our passion. To provide the best of ingredients and the best of breeds. By being your partner, we have the opportunity to feed the world. We are one food group. The food subsidiary of one of the top conglomerates in the Philippines, Aboitiz Equity Ventures. With over 100 years of advancing business and communities, we occupy a niche in its core businesses by being its integrated food and agribusiness company. Guided by our principles of guidance, consistency, and results, we are dedicated to partnering with our stakeholders to grow and scale their businesses. Above and beyond our quality products, we provide solutions and build partnerships for growth. As one of the industry leaders, we are relentless in our pursuit of excellence by acquiring capacities and capabilities to further expand our footprint across the Asia Pacific. Today, Pilmico and Gold Coin have a strong multinational presence. We have multiple research and production facilities all over the Asia Pacific. We take pride in continuously cultivating an agile and multicultural workforce that is driven by our values of integrity, teamwork, innovation, and responsibility. With these combined strengths, we are equipped to take a leadership position in innovating the food value chain. After a day of labor, everyone deserves a bountiful harvest that will bring happiness in every gathering, in every order, and in every plate we come home to. Good afternoon, partners. Let's start this session with a short prayer. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Loving Heavenly Father, we come to you this hour asking for your blessing and help as we are gathered together. We pray for guidance in the matters at hand and ask that you will clearly show us how to conduct our work with a spirit of joy and enthusiasm. Show us the desire to find ways to excel in our work. Amen. Yeah, and good afternoon, partners. So on behalf of Pilmico Flour and Pilmico Flour Sales, we welcome you to the fourth episode of our Bake with Pilmico Flour in partnership with TESDA. So I am Irish K. Mamaril, one of your bakery technicians for Luzon. So I am part of the technical services group of Pilmico Flours, led by our manager, Ma'am Carla Valencia. And we also have bakery techs around the Philippines, Chef Rogen for Luzon, Chef Ritz for Visayas, and Chef Leanne for Mindanao. Now, some of you may know them now. Our goal is to help our flour users and provide technical assistance to them. And if you have questions regarding our flour, you may message us via our Pilmico Bakers FB group or our Pilmico Flour page. So we have
our Pilmico Flours, Pilmico Bakers FB group, no, our growing community online. You can join us there para we can share recipes and tips in baking. So every day we share, we post relevant na mga tips and tricks for baking. So again, I'm Irish Kay Mamaril. I will be your host for today. So for this series of 10 episodes, baking with Pilmico Flour in partnership with TESDA. No? So we partnered with TESDA since we have this common goal to provide technical education and skills development for all you bakers. TESDA will be providing your resource speakers natin or professional trainers sa bread and pastry production. And they will be sharing your knowledge and expertise nila about ang mga technical know-hows and best practices in the field. They will also be answering your questions later after yung video demonstration natin. You can also ask regarding mga TESDA courses dun sa region nila. They will also be entertaining yung mga gina-question. So for this fourth episode of Bake with Pilmico Flour, we will be making Rosemary Focaccia. And after the demo, we'll be answering your questions. We'll also be discussing a little bit about the focaccia bread and then a little bit about the pre-ferments. May connection to dun sa fifth episode natin, which will be discussed later. So I'll just introduce our guest demonstrator for today, Ma'am Ria Macaraeg. So Ma'am Ria has been a bread and pastry production trainer in TESDA at Concepcion Vocational School for 2 years. And previously, she works as a hotel and tourism coordinator at Golden Olympus College. And then she joined TESDA because she sees the opportunity to contribute her skills and knowledge to others. So very beauty queen, no? Let us all welcome Ma'am Ria Macaraeg. Hello, good afternoon, Ma'am. Good afternoon, Ma'am Ria. Kamusta ka naman, Ma'am? Ready ka na ba? Medyo nene-nervous ng konti. Pero I'm okay. I'm sure sanay ka na din ng mga demonstration natin since sa TESDA naman, marami kayong iba't ibang courses. Kamusta naman ang courses nyo ngayon na online tayo? Ay. Kamusta ngayon na since bawal ang sa scholarship kami ngayon? Yes, scholarship po. And then blended po yung aming sa school, which is meron kaming online at saka yung face-to-face po. So more on skills po kasi sa bread and pastry. So we make sure na talagang hands-on kami sa pagtuturo sa mga estudyante namin pagdating sa pagbe-bake and pagkukuk. So sabi dito sa iyong introduction, mang 2 years ka na sa TESDA. So what makes you stay sa TESDA? Actually, ma'am, syempre, yung the atmosphere, yung friendship doon, the students also. Plus, yung management is talagang well-supported po kami pagdating sa TESDA. Okay. And syempre, sa aking administrator, maraming support. Yes po, opo. Marami kami mga students. Sa bread and pastry, madami kami mga. greet nyo sila, ma'am, baka nanonood sila ngayon. And yung mga colleagues nyo. Ayan, nanonood sila ngayon actually. Even my my administrators sa CBS Third Lock, and very supportive po sila. Yan. Sa admin office namin, faculty, students, even my family andyan siya. Andyan sila, nanonood po. By the way, yung live demo natin yun will be streamed also sa ating TESDA official FB page and also sa Region 3 TESDA FB page. So ayan. So ang topic natin today is for the focaccia, no. Ano pong something different sa ating bread today? Actually, yung focaccia bread is a flat bread po yan. So it's made originated po siya sa Italy and pwede natin siyang i-substitute for the pizza dough na pwede natin gawin. And it's very healthy po siya kasi. So, sabi nga doon sa focaccia bread is para siya sa mga merong heart problems. And nakakapagbigay siya ng magandang healthy na pagkinain mo po. Because of yun, yung extra virgin olive oil na ginagamit po natin. And which gives vitamins and minerals and fiber. And
Ang ating focaccia bread is a complex carbohydrates po siya. So it's para sa mga may diabetic at mga ano po na gustong pumayat, pwede po siya sa atin. Pero sabi nga nila, you have to eat it moderately. Hindi naman moderately pwede. Pero, you know, hindi pwede sobra-sobra. Uh-huh. Okay. High in calorie and in fat din po siya. So I think yung recipe naman natin is posted sa ating Pilmico Flour page. You can check that out mamaya. Pero yung recipe naman natin, mag-run naman siya sa ilalim ng screen natin habang nag-show yung ating video demonstration. So pakita na natin yung video demonstration natin and then later we'll discuss a little bit more about the focaccia and then we'll answer your questions natin. Ayan, so let's roll the video. Hello, good day everyone. I'm Ms. Ria Macaraeg. So today, I will be demonstrating on how to make a focaccia. But before that, let me tell you that focaccia is an Italian flatbread, which is actually high hydrogenated bread, which is a very difficult to knit. So we will be doing the stretching and folding of our dough. So let's start. For our ingredients, we need 335 grams of water. Actually, this is warm water. 9 grams of yeast, instant yeast, and a tablespoon of flour. And then our 450 grams of bread flour, olive oil of 9 grams, and 9 grams of salt. So for the emulsifying, yung itatap natin doon sa ating focaccia bread, we need to have the instant or the olive oil. So this is 20 grams and a water. So later on, makikita nyo kung paano natin siya emulsify. And then we need also for to drizzle is the olive oil. And doon sa toppings natin, rosemary. You can use actually a fresh or dry. And then we need also a tablespoon of salt. Okay, let's do it. Okay, for our first procedure, so we will be needing a bowl. So we're going to add the water, the 335 grams of water. Okay, and then the instant yeast, 9 grams. And have to stir it, and then we put the tablespoon of flour. So we'll wait here hanggang 5 to 10 minutes para mag-foam siya. But if yung ating yeast is hindi po siya nag-foam, we have to disregard it. So hindi siya nag umalsa or nag-foam light. So we make sure na ang ating yeast is mag-foam siya or mag-form ng mga surfaces or bubbles para maging okay po sa ating focaccia bread. Okay? So we're going to wait for 8 to 10 minutes. Okay, while waiting for our yeast na mag-foam like siya dun sa kanyang surface, let's mix the second procedure. So our 450 grams of bread flour, actually you can use all-purpose flour, no? So bread flour po ang ginamit natin. Okay, and then I will put the 9 grams of salt. So, mix lang po natin ng konti. Okay, so this is our flour mixture and nakikita niyo po, no? Yung ating yeast is nag-foam like po siya. So this is what we need para magkaroon tayo ng magandang dough for the proofing. Okay, so ilalagay po natin yung
yeast mixture. And we will be doing it by hands. Sabi ko nga po kanina, ang ating focaccia bread is hydrogenated ng ating mixture because of madami siyang water. So, mahirap siyang init. So, we will be doing the stretch and fold mixture. So, i-mix lang po natin siya hanggang sa maging mawala yung mga flour na dumidikit. So, ayan po ha. So, hydrogenated yung ating flour. This is actually 75 to 80% of hydrogenated dough. So, makikita mo, it's very sticky sa hands. So, ang gagawin mo, ayan, wala na tayong flour sa surface. So, we will be adding the olive oil. This is the 9 grams of olive oil. So, we have to pour it. Hanggang mahalo nating mabuti yung ating olive oil doon sa flour. So maganda kasi yung ano, yung ating focaccia. So we can also use focaccia parang pizza. So, pwede nating lagyan ng mga different toppings if you want. You can add tomatoes or whatsoever. And then, pwede rin po siyang sandwich. Okay? Pwede ilagyan natin siya ng filling ng mga meats. Okay? Like, for example, the ham. And po. So, yan. So, for this, we will be resting it. Rest po natin siya for 20 minutes. Okay? So, tatakpan lang po natin ng plastic or pwedeng wet na towel. Okay, so kailangan walang anong air sa ating focaccia bread. Okay, so 20 minutes po para mag-rest po siya. And after 20 minutes, we will be doing the 4 times 25 to 30 minutes na proofing, and then we will be doing the stretch and fold. So, ituturo ko kayo later kung paano mag-stretch and fold. So, wait natin ng 20 minutes. Okay, so after 20 minutes of syempre yung ating pagpo-proof for the focaccia bread, we will be doing the stretch and fold procedure. Okay? So the stretch and fold procedure po tayo. So kailangan it's very stretching para hindi siya napupunit. Okay. So we will be rotating the bowl. So 4 folds, 4 stretch and 4 folds. So yun. So up. Sticky pa rin po siya. So after this fold, i-rest ulit po natin siya ng 25 to 30 minutes. And then, bali, 4 na beses natin gagawin. So, una natin ginawa, and then meron pa tayong 3 times na gagawin yung stretch and fold for the focaccia bread. Okay, so this will be our last stretch and fold for our focaccia dough, focaccia bread. So, the dough should be elastic. And as you see, may mga bubbles na nagpo-form.
Okay? So, last po, at saka very smooth na siya. So, last, para hindi tayo dumikit, o di dumikit yung ating dough. So, very elastic siya. Nakikita nyo yung bubbles na nagpo-form. So, stretch, and then fold. Ayan, bubbles. Stretch, fold. So, rotation lang po tayo. Stretch, fold. And stretch. Okay. So, again, we'll wait for 25 to 30 minutes. Okay, so this is our last and final na pag-i-stretch. So, we will be drizzle our olive oil. So, ayan muna natin siya. Set aside. So, the more olive oil, the merrier. So, drizzle po natin para hindi dumikit ang ating dough doon sa ating pan. Dito sa ating pan. So, madaming oil. Then, natin para sa gilid at hindi siya mag-dikit. So, focaccia bread is a flat bread, no? So, meron siyang mga ear or yung butas-butas. And it's soft. Yung kanyang top portion ang magiging parang hard. Okay? Pero pag kinot mo siya, malambot po yan. So, it's best for pizza. Okay? Pwede siya maging pizza crust or sa sandwich po siya. Kaya half lang natin. Okay? Magyan pa. Onti pa. Dami, no? Po. Okay? So, lagay po natin ang ating dough. Sa bubbles, bubbles po siya. So, nakikita nyo? Okay. So, if this spring back, nag-spring back siya. So, hindi natin siya mailagay. And then, kailangan lang natin siya, let it stand again for 15 to 25 minutes para mailagay po natin siya sa ends. We'll be covering it also. Okay? We'll wait for 15 to 20 minutes. Okay. So, eto na yung dough natin na nag-second rice tayo kasi hindi siya nag-stretch. So, for this second po, yan. I-spread na po natin siya. And we will be fermenting or proofing it again for 45 to 60 minutes. And then, maggagawa na tayo ng dimples. Okay? Okay, before, meron pa tayong konting 5 minutes pa para hintayin natin mag-double yung size ng ating focaccia bread. So, we will be doing yung ating pag-top, which is the olive oil. This is 20 grams of olive oil. And this is 20 grams of water. So, we whisk lang po natin siya para mag-emulsify. Emulsify lang natin. So, ito yung i-top natin for our focaccia bread. Okay? So, meron na tayo, nag-double na yung ating focaccia bread. So, ang gagawin na natin is magdi-dimple ng ating focaccia bread. So, ito yung pinaka hinihintay natin is to dimple yung ating focaccia bread for usually 2 to 3 times natin ginagawa. Okay? So, wet lang natin yung ating hands. Pwedeng dalawa. Ayan. So, dimple. So, nakikita nyo yung bubbles na lumalabas. So, yan.
ng ating dimples. At hindi natawag na dimples. Okay. Isa sa mga parang nakaka-relax na, ginagawa for our breath. Yeah. So that's it. And then, syempre, ilalagay na natin. We're going to drizzle yung ating emulsify na olive oil plus yung ating water. Okay? And then, itatap natin yung ating rosemary. Okay? So, sabi ko nga po sa inyo, pwede kayong gumamit ng rosemary leaves na fresh or etong ginamit ko dried kasi wala akong makita available sa supermarket nung ako yung namili for our focaccia bread. Okay? So, yan. So, you can also have toppings like tomatoes if you want. Kasi kakat na lang natin. Pero pag nag-top ka ng tomatoes, pinupush po siya, no? So, ako maglalagay ako ng konting salt. Okay, salt. Okay, so that's it. We're going to bake our focaccia bread for 20 to 25 minutes. Okay, so 450 degrees Fahrenheit. So after noon, we're going to enjoy our focaccia bread. Let's go, bake na natin. C'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, dont on parle. L'amour, mais la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, c'est parfois même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. Ayan. So, natapos na yung sa ating video, no? So, I'll just make a short lecture regarding sa ating focaccia ngayon, and then we'll proceed na dun sa ating Q&A. So, yung recipe pala, nag-run na siya sa ilalim, no? Sa mga nagtatanong ng recipes, ayan, nag-run na siya sa ilalim ng screen. So, magle-lecture lang muna ako regarding sa ating focaccia. We'll be discussing also yung mga pre-fermentation. So, katulad nung sa sinabi nung sa video and kanina sa introduction, si focaccia is an Italian flat bread. So, considered artisan na lean dough siya. Lean means hindi siya rich in sugar and fats. No? So, it's crisp on the outside pero soft on the inside siya. Sa mga familiar sa mga sourdough breads, similar yung ganong characteristic sa kanya. So, it is also considered as mother dough of pizza as said din ni Mama Ria. Next slide now. So, a short fun fact lang. No? So, ang birthplace of pizza is sa Naples, Italy. And then, they have this Neapolitan pizza, which is considered mother of all pizzas. No? And then, may ginawa silang parang set of rules to authenticate kung makakonsider ba na authentic Neapolitan pizza yung ginawa mong pizza. So, from under the Associazione Universale Pizza Neapolitana. So, hindi ako man sa Italian. No? Correct nyo na lang yung pronunciation ko lang. So, sa next slide natin, dun ko ililist doon yung sa rules natin. So, next slide muna tayo. Ayan. So, ito yung set of rules na nilist down nila para makonsider na authentic. So, proper technique, which is shaped by hand, hindi by a mixer. And then, although may mga allowed mixers din ata sila, although traditional ones lang. And then bake in a wood burning oven, so pugon. So yung proper ingredients, kailangan flour, water, salt, and natural yeast. Yun yung mga i-discuss ko later, no? Yung mga pre-ferment na. And then approved toppings, which is yung sa margarita and marinara lang. No? So tomatoes, basil, mozzarella,
yung tomatoes, garlic, oregano, and olive oil. So yung mga classic na Neapolitan toppings na. So fun fact lang yun. Pero doon na tayo sa ating topic. Segway lang yung ating fun. Baka may mga confused na kung ano ba yung Neapolitan pizza. So doon na tayo sa ating next slide. So introduction lang sa artisan breads, no? They are handmade and then they use yung pre-ferments and yung mga culture starters natin like yung mga sourdough, mga Polish, ganyan. So wala din silang chemical additives and preservatives and they use traditional production methods. No? So yun yung kailangan nakapugon and handmade. And so yun yung considered ng mga artisan breads. So i-discuss naman natin about pre-ferments for the next slide. And so what are pre-ferments or starters, no? They are fermented dough or batter used to provide leavening for a larger batch of dough. So yan nga yung sample lang sa photos natin, yung mga itsura nung. So nagde-develop na siya, nagpo-ferment na siya. So composed of flour, water din siya. No? And then dun sa yeast starters natin, naglalagay din ng commercial yeast. Pero dun sa other kind ng ating pre-ferment, yun yung wala. So we'll discuss then dun sa ating next slide. Pero before that, we'll discuss yung benefits kung gagamit ka ng pre-ferment. So yung ibang, for example, ng mga focaccia and yung mga sourdoughs, no, they use yung pre-ferment starters. So ang benefit nun is they have yung head start ng fermentation. So mas lively yung talagang magiging volume niya. And then boost ng flavor na rin dahil sa extended na fermentation time. Tapos, we eliminate yung use ng commercial yeast or at least lessen yung use ng commercial yeast since nag-ferment na siya. No? And it doesn't need dough conditioner since yung long fermentation time natin, it naturally improves yung ating texture ng dough natin. And then also sa shelf life, yung acidity kasi na nagagawa ng ating pre-ferments, yun yung nakakatulong para hindi siya agad amalin. Kasi kapag medyo acidic, less likely na mas-spoil siya. So yun, sa types naman ating pre-ferment, sa yeast starter natin, yung sinasabi ko na nilalagyan ng konting commercial yeast pa rin. So ito yung mga examples ng mga yeast starter, mga Polish, which is 1:1 flour and water, and then may yeast din. So varied yung ating yeast. It depends kung sa anong fermentation time din natin. And then sa biga is 2:1 na flour to water na ratio. So medyo mas ano siya. Mas dense siya kaysa yung sa Polish kasi natin medyo liquid. And then sa pat fermented naman, bali fermented dough na siya. So yun parang translation niya. So ang pat fermented is parang natirang dough siya. Hindi pa siya baked na dough, baked na bread. No? So as in dough lang talaga siya. And then itatabi mo siya. Yun yung gagawin mo parang leavener sa susunod na mix. And then yung second natin is yung hindi natin gagamitan ng commercial yeast. We just use flour and water, no? So, sourdough starter, kung nakagawa na kayo ng sourdough starter, you just ferment it for a few days or 7 days, yung iba. And then you just use yung wild yeast na meron sa flour natin. And sometimes, actually, everywhere naman yung mga wild yeast and mga bacterias natin na nagko-cultivate ng mga pang-sourdough starters. So, yun yung mga types ng other leaveners under pre-ferments na. So let's get back to our Q&As to the topic, no. So short ano lang niyan para lang may background tayo kasi may connection din yan sa next episode natin which is sourdough bread mismo. So dun i-discuss naman natin about yung mga starter. For now, let's discuss our focaccia. Hi again, Ma'am Ria. Ay, naka-mute ka pala, Ma'am. Baka sorry. Hello po again, Ma'am Irish. Nakamute pala ako, di ko napansin. Okay. So let's start with our shoutouts muna, no? For sure. Nakabili yes. Yung mga shoutouts ng students natin. And mga kaya. Yeah, nababasa ko nga dito. Hello po from Canada. Ayan, talagang meron tayong viewers from all around the globe. From, hi Ma'am Christina. Hello po. So, Ma'am Salmira, good afternoon din. Sir Bang. Ay, Ma'am Bang. Good afternoon po. Ay, Ma'am Lay. And si Ma'am Lay yung ating BT for Mindanao. Good afternoon, Ma'am Marley. Ma'am Maria. Good afternoon po. Mga estudyante ko yan, Ma'am. Ah, kailan mo ba, Ma'am? Hindi. Yes. Hindi ko na-recognize sa'yo pala student. Kaya pala.
Ayan, si Ma'am Ina, good afternoon. Nakita nga kanina nung sinascan ko yung mga comment section natin. Sobrang dami yung mga from Tarlac or from other TESDA na ano din na regions. Ayan, good afternoon din po. Stay safe. Hello, favorite bread. Favorite bread din nilang Focaccia sa mga nakakilala sa Focaccia. Kasi madali lang siyang gawin. Yeah. Oo. Oo. Tapos, lagyan mo lang siya ng dip or gawin siya as sandwich. No? Hello from Montenupa. And bakit alam si Ma'am Trisha Paras? Yes, mga former students na yun. Ayan, first time manood. Hello, thank you po. Sana manood pa po kayo sa mga next episodes natin. From Bukidnon, hello Sir Noel. And looking forward to more. To learning about baking techniques. Ayan, from Laguna, hello po. Ayan, talagang sobrang dami. So I think we can proceed na sa ating Q&As. Hello to everyone. Thank you for joining us. You can comment down below sa ating Facebook post yung mga questions yung para masagot na. Ayan, first question from Ma'am Lani. Saan po pwede umorder ng Pilmico Flour sa Kawit, Cavite? Mag-message na lang kayo, Ma'am, sa ating Pilmico Flour page and then may mag-reach out naman sa inyo, Ma'am, regarding saan yung location. And from Ma'am Beth, watching from Bawan, Batangas. Hello po. Sa Batangas ako right now, actually. Nasa Lipa. Ayan, saan po pwede mag-order dito sa Batangas ng Pilmico Flour? Ayan, reach out ulit kayo, Ma'am, dun sa Pilmico Flour page. May sales na mag-assist sa inyo. Ayan, from Sir Cheslin, saan po pwede mag-aral ng baking sa TESDA dito sa Pasig? Ma'am Ria, saan sila magkocontact if ever interested sila sa mga courses? Ni TESDA. Sa amin dito sa Tarlac, ma'am, sa CPS. Per ano po yan? Per region. So meron siya. Pero yung dito sa amin. Saan ba siya? Saan ba siya nagagawa? Pupunta po sila sa TESDA office. So Pasig, meron po dyan sa Pasig. Which is, alam ko, meron din sa Taguig. Yan yung pinaka-ano namin, main branch namin. Yung malapit sa may TESDA Women's Center. Uh-huh. May mga training centers naman po na pwede nilang punta. Hinapin lang po nila yung TESDA office. Check nyo din yung sa website ni TESDA. For sure, nandun din yung mga list of branches nila. Okay. And from Ma'am Lala, yan po ang teacher sa TESDA na napakagaling. Wow! Ayan talaga, Ma'am Ria, students are so very supportive. Trainer po namin yan sa TESDA CVS. Ayan. From Tarlac din yan siguro si Sir Mark. From Ma'am Leia, ayun na wala. Mas madali siguro of the unit of measurements na ginamit ay in milliliters, teaspoons or tablespoons, and in cups. And please explain what exactly ang hydrogenated. Thank you. Actually, sa baking kasi, no, i-explain ko yung regarding dun sa ating pag-measure. Kasi when it comes to baking, kailangan exact kasi yung measurements natin. Lalo na iba-iba talaga ang kapag sa cups and measuring spoons natin, iba-iba kasi kapag kunyari nag-weigh ka ng one cup na dito sa kahit ng measuring cup na to as compared to sa ikabila. Minsan may difference na few grams. So sometimes it's very important na exact kasi yung measurement natin. Kasi syempre nag-iiba din yun sa ating texture and sa mga yield natin. Magiging final product natin. So, yun. Pero pwede mo naman kung gusto mo, i-convert mo na lang yung pinaka-measurement mo. Parang tandaan mo na lang kung ano ka daw. Cups or ganun, spoons. Kayo ba, ma'am? Anong sabi mo dun sa measuring? Sa inyo ba dyan sa CVS? Actually, for the measurement, talagang pagdating sa baking, it's more accurate po talaga. Accuracy and precise po pagdating sa baking. Dapat into grams po siya. Kasi yung little amount, like for example, yung ounces, so at least sa grams, ma-measure mo siyang mabuti na accurate din. Yun. For the hydrogenated, actually that, nagka-ano ako dun sa mispronounce, it's highly hydrated po siya. So it's highly hydrated. So powerful, moist dapat, or moisture dapat yung ating dough. Which is, yun yung nagiging cause para yung texture is maging softer and more crumb at saka bigger yung holes ng ating focaccia.
That's why kailangan it has 75 to 80% of highly hydrated, okay, sorry, highly hydrated dough for the focaccia bread. Yan ba? And yung reason kaya kailangan highly hydrated yung dough. So, yun. Na-type na, ano lang tayo. Sa akin, na-confuse lang kasi medyo sample. Ayan, doon na tayo sa next question natin. Pakiyan na lang yung next. Ayan. From Ma'am Cesarina, how many times po ang stretch and folded it down, Ma'am Ria? Okay, ang actually, it's 4 times po siyang stretch and fold. And in between po ng stretch and fold is meron siyang 25 to 30 minutes na pre-proof po natin. Para maging soften po siya at maging magkaroon ng air and bubble like. Para yun yung magiging cause nung ating holes nung ating focaccia bread. Yeah. So, very important. Actually, madalas yung na-encounter sa mga very hydrated yung stretch and pull natin kasi mahirap naman kasi, talaga. Hindi siya pwede kasi hindi kasi siya pwede i-need, ma'am, kasi very highly hydrated din siya. So, madikit yung ating dough. So, kailangan stretch and pull siya talaga. Hmm. Kailangan rested muna yung glute nito saka mo siya yung stretch. Yes. From Ma'am Arlene, hello po. If after the final stretch and fold, is it okay to put in the refrigerator and I will bake the following morning? Yes, actually, yes. Pwede nating gawin yung ating dough for at least 1 hour in preparation. Ay, 1 hour. 1 day, I mean. So, pwede natin siyang i-ref sa ating refrigerator. But, meron siyang na kailangan before mo siyang i-ref, ilagay mo yung olive oil plus yung olive oil natin and then i-wrap ulit po natin siya. Tapos, pagkalabas, so next day na i-bake mo na siya, so again, meron pa rin siyang olive oil kasi yun yung nakakatulong para magkaroon ng mga bubbles yung ating olive oil plus magkaroon yung focaccia bread po natin plus magkaroon siya ng softness sa loob plus yung hard crispiness doon sa labas. Mm-hmm. Yun yung nakakatulong. Kaya after po ng refrigerated, inirefrigerate po natin siya, so pwede po natin siyang i-bake after po natin. So pwede siyang masayin to the point na bago talaga siya i-bake, yung may olive oil na sa pan mismo and then nilagay mo na stretch and fold mo na. And then na-dimple na, no, ma'am? Yes po, i-dimple na. Tapos saka mo siya i-ref. Ready to bake na yan in the morning. Dagdagan na lang po kinabukasan ng olive oil. Ayan, so from Ma'am Arlene ulit, may I know the pan size daw, ma'am, na ginamit nyo yung sa focaccia bread natin? Actually, ang size na ginamit ko is 9 by 13 inches na pan size. Yeah. Pero since flatbread naman siya, kung gusto nyo medyo mas malaki, okay lang. Oo, mas malaki ng konti. Mas maliit, hindi tayo na lang yung dough. Pwede naman yun, di ba? Mm. From Sir Chesling, pwede po ba Italian seasoning daw, ma'am, sa focaccia? Or ano? Actually, yung focaccia kasi natin, talagang yun yung pinaka-base lang natin. And the... So, pwede naman no, yung Italian seasoning natin for focaccia. Actually, yung mga actually, any din, toppings. Diba? Oo. Pwedeng cheese, di ba? Any toppings, since pwede yung po. Dough, pwede siyang... a relative ng dough for pizza. Yes. Pwede siya yung cheese or lagay mo yung... Tulad nung sinabi niyo sa video, yung tomato and then ipipress down mo lang siya. And mga kasi garlic. It's a pizza dough po siya. Yeah. So you can play around with yung flavors natin. Ayan, another question from Ma'am Atit Alaliwa. Ang focaccia na binili ko po sa market is rectangular in shape. Pretty sure nilagay ko to sa hulmahan. Or my question would be, pwede rin kaya itong gawing cut ng pandesal? Pandesal cut? Pwede ba siyang gamitin for cut ng pandesal? Or, parang hydrated mo siya. Actually po, ang focaccia,
Sige, go ahead. Ang focaccia po is flatbread po siya talaga. So, hindi natin siya pwedeng i-mold ng pandesal pa. Kasi very basa siya. Pero kung i-coat mo na lang siya ng breadcrumbs para hindi lang siya may steam. And from Ma'am Esther, pwedeng before putting the focaccia dough sa oven, di ba i-preheat mo yun ng oven to scratch? Ayan, syempre i-preheat natin yung oven. Gano'ng kalakas ulit yung oven natin? Anong temperature? That's 450 degrees. Fahrenheit. And that's 232. Mga ganun. So medyo mataas siya para mag-crispy yung sa ibabaw and then moist pa rin yung sa loob. Di ba ma'am? Usually ganun kasi. And from Ma'am Jennifer, do you have other live training seminars coming? Ikaw ba Ma'am Ria? Sa yung sa Pilmico Flour, baking with Pilmico Flour, we still have ilan ba ba? Mga 6 pa kasi we have total of 10 this year. So 4th episode pa lang natin to, we still have 6. From Ma'am Maha, would you recommend adding bread improvers sa mga artisan breads? Kaya ba ma'am, sa focaccia niyo for example, naglalagay pa ba kayo ng bread improver? Na nakapag-try na po ba kayo na lagyan ng bread improver yung mga artisan breads na tulad nung sa focaccia? Ayan. Pero actually, kahit hindi mo na siya lagyan since flatbread naman siya and then yung prolonged nga niya, nakakatulong din yun sa texture niya and moistness. Lalo na kung ipi-preferment mo siya, magsistay yung moisture niya sa loob. And from Ma'am Nancy naman, saan po ang training center sa Pangasinan? Paano po mag-enroll? May face-to-face training po ba? Ayan, mag-inquire na lang po kayo ma'am dun sa ating TESDA website no? And then sa regional na TESDA FB page din nila. Ayan, sasagot din naman sila. From Sir Roy, paano po ba gagawin para hindi agad masira ang bread? Ayan, madali bang yung sa shelf life ng ating focaccia mo? Madali ba siyang mag-molds agad? Since highly hydrated siya, yun, madali po ba siya? Or paano po ba magiging storage natin sa ganun? Ang storage po niya is, kailangan lang po natin, yung bread na po mismo, kailangan nasa refrigerator lang po siya. Na nag-stay siya or tumatagal siya for 4 days. Tapos kapag kakainin mo siya, pwede mo siyang i-oven toast if you want para yung crispiness niya is nandun. Ayan, so make sure lang talaga na proper storage para hindi alam. Tsaka ano pala ma'am, kailangan naka-clean wrap po siya or plastic wrap para hindi masira yung pinapay. It goes with all of the breads naman kapag i-wrap mo, di ba? Proper storage talaga. And from Ma'am Arlene naman, is it same amount of olive oil after refrigerated? Thank you. Salamat. Yes, same yung toppings po niya. Yung sa drizzling yun. Yung dinidrizzle po natin. Sa taas. Bakit pala kailangan may halong tubig yun, ma'am? Yung olive oil natin na for drizzling. Para hindi siya masyadong masunog. Kasi di ba ang olive oil, kapag na-overheat siya, nagkakaroon siya ng yung smell. Mm-hmm. So may ano siya. So better po na may water. Parang ano lang yan, yung butter kapag nagkukok ka, butter and oil, para hindi masyadong masunog si butter, you have to put a little amount of oil. Ayan. From Ma'am Sue, anong kind of flour ang ginagamit sa focaccia? Meron po bang alternative kind of flour na pwede gamitin? I think may na sabi ka dun sa ating video. Yes, I have walang used... Walang bread flour. You can use all-purpose flour. Do you have adjustments po ba sa water kapag all-purpose flour? Wala naman. Okay naman, kaya naman ng okay naman. Same pa rin. By the way, yung ginamit nating flour today is yung ating Cotita flour. Yes, the Cotita flour. Ang bango-bango niya. Ayan, next. I'm from Ma'am Celeste. Good afternoon. What's your suggestion for avoiding burning the herbs and flowers in a garden focaccia? Thank you. By the way, yung mother. Hello. Hello po. Kasi gumagawa din ang focaccia para sa amin. So, ayun. Flowers.
Kapag po kasi ano, over yung masyado mataas yung ating oven, so yun yung nagiging cost kasi na nag dito. Kaya kailangan yung paglalagay niyo sa oven is nasa gitna lang po yung pan. Position okay, sa masyado sa taas. Para safe. Yan po. Sige ma'am. Noted po. Pag-pag gumawa ko ulit ang focus. Next question. From Ma'am Jennifer, how many days or months do we put it? Do we put the bread when you already stored? So, gano'ng katagal ba yun? Yung shelf life? 4 days, ma'am. Ayun. 4 days po tumatagal si Focaccia. Pero hindi naman yan natagal ng 4 days. Oo, oh, hindi siya natagal ng 4 days. Madali lang kasi siya. Dip mo sa olive oil and salt. Okay. And, may question pa ba tayo? Meron pa. Parang may nakita pa kami. Ayan, I think nag-last question na tayo dun sa ating. So, ayan, I think we're at the end of our live demo. No? Pero I think may mga promotion ka pa at Ma'am Ria, if you want to promote yung sa school niya, sa Tarlac. Ano yun, ma'am? Sorry. I think it's time for yung promotion niya, ma'am, for the, sa Concepcion Vocational School. And so, papakita namin yung list of courses under their school. No? And you can discuss them, ma'am, yung courses na. Okay, sa ano po, vocational school, sa Concepcion Vocational School, kung saan po ako nagtuturo ngayon. So, we have dalawang scholarship po na nasa TESDA. So, we have the TWSP or the Training for Work Scholarship Program and STEP, yung Special Training for Employment Program. So, we have there yung aming animal production, yung aming poultry. So, we have NC2 na 226 hours. Meron po kaming 80 slots na pwede nyo pong makapag-enroll. We have also the animal production, yung swine. So, 40 slots po for our animal production. Ang aming organic agriculture production, NC2, meron kaming 50 slots na available. Electrical installation, management, NC2, we have 25 slots available. And syempre, we have the electrical installation and maintenance, NC3. Syempre, ano po siya ng NC2? We have 50 slots. We have sa aming STEP. We have prepare cold meals leading to cookery, 30 slots. And prepare hot meals leading to cookery, 40 slots. For ano po, entry requirement po namin, you need to submit yung Form 137A, Form 137, and then we have the diploma sa high school, transcript of records or your diploma sa college level, IELTS certificate or rating for IELTS passers, barangay certificate, birth certificate, PSA or municipal copy, 4 pieces of recent passport size photo, 4 pieces recent 1x1 ID photo, and photocopy of marriage contract for female. Okay, so our benefits, so syempre scholarship po yan. So syempre free training po kami sa TESDA, free assessment, and then may daily allowance po kami na 160 per day. Insurance po, valid for 1 year from the date na na-issue po. We have also the internet allowance na 500 and the PPE allowance which is 500. So, nagiging 1,000 po siya. And toolkits, free toolkits po for STEP scholarship program. So, enroll na po kayo. Hinihintay po namin kayo sa Concepcion Vocational School. Pagkita-kita po tayo doon. Magagaling po ang mga trainers po namin doon at hindi kayo magsisisi. Ayan. So, i-take note niya na, screenshot niya na itong information nila para pwede na rin kayo mag-apply. Nag-notes na nga ako dito. Baka mag-enroll na rin ako sa test. Ayan. Yes, so, ma'am. Thank you sa lahat ng mga viewers natin today. Thank you again, Ma'am Ria. Thank you, Ma'am Irish. Thank you po sa Pilmico.
So, i-promote ko din pala. Ako din, syempre may promotion din. I-promote ko din pala for tomorrow. Reminder ko lang for everyone na nakapost na rin naman to sa ating Pilmico Flour page. We have yung webinar natin. Pan calculation for bread production with Chef Wilbert Wong. So I think you all, marami naman ang nakakilala kay Chef Wilbert. So tomorrow we'll be having a webinar at 10 a.m. to 11 a.m. So yung registration natin, isesend na lang dito sa ating comment, sa comment section natin na para makapag-apply na rin kayo, ay makapag-register na rin kayo for tomorrow. Kasi via Zoom kasi siya. So we need yung link. We need yung link na to join. So thank you again for everyone sa mga naka-tune in ngayon sa ating Pilmico Flour page and then sa TESDA official page and then sa Region 3 na TESDA Facebook. And so in behalf of Pilmico Flour, Pilmico Flour Sales, we thank you to everyone for tuning in sa ating fourth episode ng ating Baking with Pilmico Flour and in partnership with us. Thank you, Ma'am Ria. Thank you po. Thank you, Ma'am Irish. See you sa next episode natin. Yes, see you sa next episode. Hi, CBS!